mga palangga. It's me again. Yeah, so welcome to my channel. Now mga palangga, meron ako i-share sa inyo na about sa mga herbs. So, marami akong iba-ibang klaseng herbs like ng green tea. Yeah, so meron akong ipakita sa inyo. So, meron akong blue pea dito mga palangga. Gagawin ko ito ng drinks. Yeah, so yan na lang yung natira sa aking blue pea. Yeah, so kunti lang naman ang kailangan ko dyan. So, hindi na kailangan kasi hindi na kailangan ng marami ang gagawin ko kasi gagawa lang ako ng mga isang cups dito para aking inumin sa buong maghapon kasi maganda to mga palangga lalo na pag may UTI ka, so nakaka ano siya, so kasi ano siya, antioxidant siya na tea, so yan mga palangga. At take note mga palangga, hindi ko to binili ha, hinarvest ko lang to sa kapitbahay kung marami silang tanim ng ganito. So yan, simula na natin para makairoon tayong gray, blue pea drinks. So una mga palangga, hugasan ko muna to siya. So mga ganyan lang siya, kunti lang ang gagawin ko ito. So hugasan ko muna siya. So para makita nyo ang magic dito mga palangga. O di ba? So ito na mga palangga, meron akong half lang siyang gagamitin ko. So hinugasan ko na to siya. So ilagay ko siya dito. At tignan niyo mga palangga yung magic dito. Yan. So ito, naka-boiled na rin ito. So mainit siya mga palangga. Yan. So, ganyan siya, no? Tignan niyo mga palangga. So, yung kulay niya is nagpapalit ng kulay. So, yan. Hintayin muna natin na maging blue ang kulay niya mga palangga, as in ya. Yeah. So yan siya. Tananang yeah, it's getting bluish now. Yan, so hintayin lang natin mga palangga, tapos ilagyan ko siya ng half of lemon para maging purple color siya. Tapos, ready to drink na siya. So, yan. So, yan na siya mga palangga. Ayan. Ano na siya. So, blue ang kulay na niya. So, tignan natin. After, nag-i-squeeze ko to. So, hugasan ko na rin to mga palangga. So, i-squeeze natin. Yan. Aus! Ang init. Yan. So, ibaba lang natin para makita nyo ang aking demonstration ng aking very very healthy drinks. Yan. So, yan siya mga palangga. I-squeeze ko lang ng half of this lemon. Hindi ako nakikita. Pero okay lang mga palangga. Yan. Gaganyan na lang ako. Kasi yung isa kong tripod na bali mga palangga. So, nahihirapan na kong maglagay sa aking camera. So, yan siya. So, ngayon, i-squeeze na natin mga palangga. Oh, yun, diba? So, ganyan yung kulay niya. So, hindi na to kailangan mga palangga lagyan ng sugar. So, yan. So, i-squeeze natin. Squeeze. Squeeze. So, nag-iiba na yung kulay niya mga palangga. At saka, ang sarap-sarap niya at napaka-healthy niya mga palangga. So, kung ako sa inyo, kung lalo na pag may problema kayo sa UTI, pag may UTI kayo, so lagi niyong itong iinumin niyo araw-araw. And I'm sure maging okay yung kanya, inyong UTI. I mean, yung pag ano niyo sa ihi. So yan mga palangga, o diba, nag-iiba na yung kanyang kulay. So, so now, mga palangga, ito na siya. So, ready na siyang inumin. Let's try.
Masarap siya mga palangga. After nang nilagyan ko siya ng lemon, ang lasa niya is maasim-asim na parang may salt. Basta napaka-different talaga yung taste niya at napakasarap. So, itry niyo mga palangga. Kung meron kayong makitang blue pea, yung dahon niya or flowers niya, i-dry niyo lang po siya. Tapos, i-dry niyo siya or pwede niyo ilagay sa toaster, like parang bread toaster ba, parang ganon. So, i-dry nyo lang siya doon, tapos hugasan nyo, tapos gawin nyo ng ganitong taste. Okay. Talaga yung Bisaya, mga palangga, lumalabas talaga. So, yun, pwede nyo nang gawing tea, o mayroon na kayong tea, diba? So, yan, so, at saka, ano pa siya, yung fresh pa siya, at saka antioxidant pa siya, o diba? So, hindi na kailangan bigyan dyan para ano. So, at least itong inumin nyo, masarap siya. So, i-try nyo mga palangga. Promise, talagang maging maayos yung health nyo pag ganito laging iinumin nyo. So, yan lang mga palangga. Thanks for watching and bye for now. Bye-bye! Cheers!